Hi, good evening everyone. This is Jay De Rosales and welcome po sa ating another episode ng ating business session. And sa gabi pong ito, pag-uusapan po natin, ano po ba yung journey ng isang food entrepreneur? Okay, so ang titingnan po natin ngayon, ano po ba yung step-by-step procedure para po maging malaki po or mag-grow po yung ating business, particularly po yung food business po natin. Okay, so possible po meron po kayong menu or meron po yung specialty na gusto nyo pong i-turn into a business. Ano po yung mga pwede nyo pong gawin? And ano po yung mga kailangan nating matutunan along the way para po mag-grow po yung pong ating business. Okay, so samahan nyo po ako dito sa discussion natin na to. And kung meron po kayong mga kaibigan, kamag-anak, mga kakilala na sa food industry, pwede nyo po itong i-share sa kanila or i-tag nyo po sila para po matutunan po nila. I'm sure may makukuha po sila dito na pwede po nilang i-apply kaagad kung meron po silang food business. Okay, so simulan na po natin. Okay, so unang-una po, gusto ko lang pong i-share yun pong sinasabi ng karamihan ng mga businessman. And ang sabi po nila is, ito po, lagi po itong naririnig ng mga negosyante, is pag nag-start na po tayo ng business, ang dapat po natin gawin is begin with the end in mind. Ano po ba yung ibig sabihin nun? Begin with the end in mind. Ibig sabihin po, kapag po papasok po tayo sa larangan ng pagninegosyo, kailangan po alam natin ano po ba yung gusto nating maabot. Di po ba, kunwari magtatayo po tayo ng bahay or magtatayo po tayo ng building or ng tulay. Kapag po nag-start tayo ng planning, alam na natin ano ba yung magiging itsura niya, gaano ba kahaba, gaano ba ka yung width niya, yung length niya, yung height niya, 'di ba? Alam na natin kaagad 'yan. Ngayon, ganun din po sa business. Magkano po ba yung gusto natin na maging income ng business? Gaano ba siya kalaki? Gaano ba siya kadami yung branches? Okay? So, dapat umpisa pa lang pinag-iisipan na rin po natin yan kaagad. So, yan po yung i-discuss natin. Ano po ba yung possible na maging vision mo? Napaka-importante po ng vision mo para sa business na itatayo mo. And in this discussion, we will give you, pwede nyo din po itong maging vision para po sa sarili nyo pong business. Okay, so let's start. Okay, so ano po yung step 1 na kailangan po natin gawin? Okay, so ang pwede natin pong gawin kung wala pa po kayong business ngayon is to start a home-based business po. Okay, so sa pag-start po ng home-based business, konti lang po yung mga equipments na kailangan nyo. Unang-una, wala po kayong kailangan rentahan na pwesto. Wala po kayong kailangan na marami masyadong tao or staff. You can even start from your own kitchen. Meron po kayong gasol, meron po kayong kawali, meron po kayong specialty na gusto nyo pong i-offer, you can start a home-based business po. And ang sabi po dyan, sa home-based business po, pwede nyo pong gamitin yung mga equipments na meron na po kayo or you already have. And ang kailangan nyo lang pong gawin is to create an online presence. Bakit po kailangan po natin ang online presence? Para po yung mga tao po makilala po tayo kahit hindi pa po tayo lumalabas ng bahay natin. Okay, since marami po ngayon mga lockdowns at marami pong restrictions, this is the best way to start. Nag-start lang po kayo na magkaroon pa ng home-based business. And ipapakita ko po sa inyo throughout our discussion tonight paano po siya palalakihin. And gaya po ng sabi ko kanina, every step po sa business, meron po tayong kailangang matutunan. And when starting an online business or home-based business, ang kailangan po nating matutunan, ang lesson po natin is yung social media marketing. Dapat po, since ang social media po ngayon plays a very important role or crucial role when it comes to business, yun po dapat yung unang-una po nating matutunan. And kapag nag-run po tayo ng home-based business or online business, yan po yung unang-una po natin na mamamaster. Okay? So, kaya po sa akin po bilang isang negosyante po, maganda po mag-start ng kahit home-based business lang po. And then kapag meron na po tayong kinita, meron na po tayong a budget,
para po mag-level up doon po sa ating business, we can now start yun pong ating step 2. Okay? So, sa ating pong step 2, kapag meron na po tayo na-establish na online presence, ano naman po yung pwede po natin gawin? So, step 2 po natin is level up to a food kiosk. Okay? So, kung meron na po kayong brand, meron na po kayong pangalan ng business nyo, meron na kayong menu, pwede nyo pong i-open into a food kiosk muna. Okay, so pwede po kayong magawa ng design ng isang food kiosk na pwede nyo rin pong itayo even sa harap ng bahay nyo. And then maglagay kayo ng konting upuan or for dine-in. And makakatulong na po yun sa inyo pong branding. Okay, so actually marami pong nagsimula na malalaking business na ngayon na nag-umpisa po sila sa maliit na food kiosk and then they just develop it into a mas malaki pong mga businesses. Okay, so kapag meron po tayong food kiosk or a food cart kung tawagin, ito po nagke-create po ito ng visibility para po sa atin pong brand. Okay, so based po sa aming experience sa amin pong businesses, okay, kapag po from online nagkaroon po tayo ng food kiosk, okay, mas nagiging visible tayo and yung mga tao po mas madali po silang bumibili sa atin or mas madali po natin silang ma-engage dun po sa business natin na bumili po ng products natin, okay? Kasi po it also creates credibility po para po dun sa atin pong business. So yun pong ating mga online fandom, okay? Yun pong ating mga yung presence po natin online, we just create we need to create it into a physical store na presence. Okay? So, dyan po makakatulong, yun pong ating pagkakaroon ng food kiosk. Okay? And, sabi din po dito, ang lesson po na matututunan natin dito is yung operations management. So, ano po ba yung tinatawag na operations management? Ang operations management po, napaka-importante po niyan when running a food business. Ito po is ano po ba yung system natin or yung proseso natin para po ma-observe po natin yung pagkain natin sa mga customers po natin. So kasama po ng operations management yung inventory, yun pong ating pong mga sourcing, yung pong purchasing natin, yung storage po natin. And dahil po maliit po yung ating space, ating pong food kiosk, dito po natin mamamaximize every inch ng space dun po sa ating food cart or tinatawag na food kiosk. Okay? So, kapag na-master po natin yung pag-operate natin sa ating pong food kiosk, kapag nag-expand po tayo into bigger spaces, mas marunong na po tayong mag-manage ng ating pong mga products. Okay? Ng ating pong inventory, ng ating pong mga resources. Okay? So, very important po yan when it comes to managing your food business or kapag nasa food entrepreneurship po kayo. Okay? So, importante po yan. Okay? So, step 2 po is again yung pong pag-level up po natin sa ating pong food kiosk. Okay? And number 3 naman po, okay? Ang step 3 po natin is mag-level up po tayo into a mini restaurant po muna. Okay? So, from online business, okay? So, kumikita po tayo, nakakapag-ipon po tayo ng ating pong budget para po sa expansion. And nakapag-create po tayo ng ating pong food kiosk, okay? Na master na natin yung online marketing and operations management. Now, ang pwede po natin gawin is mag-rent po tayo dun sa lugar na medyo may foot traffic, dinadaanan ng mga tao, and mag-open po tayo ng mini restaurant. Okay? So, pwede po dyan, meron po kayong counter and meron po kayong 2 to 3 na tables and set ng chairs. Okay? So, yan po yung tinatawag na mini restaurant and ang mangyayari po dito is mas magiging visible po tayo sa atin pong mga customers. And matututunan po natin sa pag-ooperate po ng isang mini restaurant is yung tinatawag na people management and customer service. Okay? Bakit po people management? Okay? Doon po sa cart, okay, or food kiosk natin, ito po pwede pong i-operate ng mag-isang tao lang. Either po kayo or meron po kayong isang staff. Okay? Pwede po itong i-operate
And I suggest po, dapat matutunan nyo po mismo, kayo po na owner, alam nyo po kung paano i-operate yung atin pong food kiosk. Now, kapag po meron na po tayong mini restaurant, okay? Ibig sabihin po, meron na po tayong mga sabay-sabay na customers na nagda-dine in, let's say, 3 tables. Meron po mga customers lahat. Sabay-sabay po yan magda-dine in. And we need more people para po ma-accommodate yun pong ating mga staff. Meron po tayong pang-kitchen. Meron po tayong nagsiserve sa mga atin pong customers. Meron po tayong cashier. Okay? So, matututunan po natin dito. Unti-unti po, from mag-isa ka, then nag-hire na kayo. So, ang matututunan nyo dito is paano ba mag-hire ng tao? Paano ba mag-train ng tao? Paano ba sila i-deploy? Paano ba yung pagbibigay sa kanila ng salary? Paano yung mga benefits nila, di ba? So, matututunan nyo po yan unti-unti. And at the same time, matututo po tayo ng customer service, okay? Kasi po, kapag meron po tayong mini restaurant, ang mangyayari po is we need to learn how to communicate sa atin po mga customers. Ano po ba yung gusto ng mga customers na magda-dine in dun sa ating mini restaurant? And since medyo maliit lang siya, manageable pa siya. Hindi pa siya yung sobrang daming tao. And ang mangyayari po, matututo po tayo. Kung hindi po kayo extrovert, hindi po kayo mahilig makipag-usap sa mga customers, kailangan nyo po yan matutunan. Okay? Kapag nasa food or nasa restaurant business po kayo. So, ganun po, matututunan po natin yung mga bagay na yan as we move up dun po sa ating expansion ng atin pong business. Okay? So, that is step number 3. Mag-level up po tayo into a mini restaurant. Okay? And para po sa step number 4, okay? So, galing na tayo sa online, nagkaroon na tayo ng food kiosk, and nagkaroon na tayo ng mini restaurant, ano naman yung next step? Okay? So, kapag na-manage na natin yung mga tao natin, yung customers natin, marunong na tayong makipag-communicate, we can level up to a full restaurant business setup. Okay? And ang mangyayari po dito, kung ano po yung ginawa natin sa mini restaurant natin on how we handle our staff and how we provide our customer service atin po mga clients, i-expand nyo lang po yon into a bigger space. Okay? So, kapag mas malaki na po yung space, mas marami na po yung tao na magda-dine in or yung pupunta sa store natin, and also, mas marami po yung tao na i-manage natin. Ngayon, kung bigla po kayo nag-full-blown restaurant and hindi po kayo marunong mag-manage ng mga tao and customer service natin, mahihirapan po kayo. But kung master nyo na po yung restaurant na, yung mini restaurant natin, yung operations, online marketing, yung pag-manage po ng staff natin, and also yung management po ng atin pong mga customers, okay? Hindi na po tayo mahihirapan kapag may full restaurant na po tayo. And ano naman po yung magiging lesson na kailangan nating matutunan kung meron po tayo na full restaurant setup, okay? So ang atin pong matututunan dyan is yung tinatawag na assets and resource management, okay? Since marami na po yung pong ating mga kailangang iserve na customers, una po kailangan natin na mas malalaking equipments, mas malalaki po na mga fryer, kung kailangan nyo ng fryer, mas malalaki po na mga na kusina, okay? Mas malalaki po na mga refrigerator. These are assets. And also, yun pong ating resources, yun pong ating mga ingredients, yun pong ating mga suppliers. Di ba, kailangan po is ma-manage natin siya para po hindi po tayo lagi nauubusan since marami po tayong kailangan i-serve. Okay, dito po nakikita ko po na marami pong nahihirapan yung bigla po silang nag-open ng malaking restaurant and they have no idea kung paano po yung pag-manage ng staff, pag-manage ng kanila pong mga customers, yung online marketing nila, and even yung operations, hindi po solid yung system nila. Nakita ko po, nahihirapan po talaga. Okay, so ganun po, that's why we need to grow one step at a time lang po. Okay, wag po kayong magmadali. Ako po I think yung success po sa business, it would take 10 years. In minimum po siguro 7 years to 10 years bago po talaga tayo maging
talagang successful and nagwo-work na yung system because there are lessons na kailangan po nating matutunan. Okay? So, ang step 4 po natin is mag-level up po tayo into a full restaurant business setup. Okay? So, yan po. Nakikita nyo po, unti-unti po is naglumalaki po ng lumalaki yung business natin. Depende po sa kakayahan natin na mag-manage ng business. Okay? So, ano naman po yung atin pong step 5? Okay? Paano naman po natin i-expand pa? Meron ka ng malaking restaurant na siguro ang capacity is nasa 50 to 100 at a time. Okay? Siguro yung mga 10 tables yan to 15 to 20 tables. Okay? So, ano naman yung next step na kailangan natin gawin? Okay? So, ang step 5 natin is to create multiple restaurant branches. Okay? So, once nag-go-work na yung system natin, yung online marketing natin, yung operations natin sa atin pong restaurant, yung people management natin, yung customer service natin, perfect na, binabalikan talaga tayo ng mga customers. Maayos na rin yung pag-manage natin ng mga assets natin, mga equipments natin, and also yung mga ingredients, yung supplies, okay na, perfect na. Now, what you can do is expand into a different location na pagmamay-ari nyo rin po. Okay? So, ang tawag po dyan is multiple branches ng restaurant. Okay? So, ano naman yung kailangan nating matutunan sa pagmamanage ng multiple branches na restaurant? Ang lesson po talaga na kailangan nyo dyan is yung systems. Okay? And warehouse management. Okay? So, ano po yung tinatawag na systems? Dapat po yung system na ang magpapatakbo ng business po natin. Doon po sa restaurant, pwede pong nandun pa kayo. Every day, nandun kayo sa restaurant. Every day, nag-check kayo ng inventory. Every day, minomonitor nyo lang sila. But, kapag meron po kayong multiple branches na restaurant, hindi nyo na po kayang i-monitor yan ng one time. Dapat po meron na kayong mga managers, meron na po kayong mga CCTV, meron po kayong mga accounting system. Ito po is mga system na po yung magpapatakbo. Meron po kayong payroll system, meron po kayong attendance system, okay? Meron po kayong inventory system na magwo-work po siya kahit po wala kayong monitoring or mo-monitor nyo lang sa office, sa main office nyo. Okay? So, ito po yung namamaster nyo kapag meron po tayong mga different locations. Now, kapag na-master po natin yung, let's say, meron kayong isang restaurant, nag-open kayo ng another restaurant, nag-establish kayo ng systems. May system po kayo with your managers, meron po kayong head ng kitchen, may head kayo ng waiters, may head kayo ng security, may head kayo ng utilities, okay? So, those are systems, okay, na kailangan po natin i-implement sa business para po maiwanan po natin sila. Kaya po natin silang iwanan but nagwo-work pa rin po yung business natin, okay? So, yan po yung kailangan nating matutunan. And ang maganda po dito, exponential na yung growth. Nag-go-grow itong first restaurant natin and yung second branch natin, nag-go-grow din. Ngayon, kapag kumikita na po kayo, magtabi po pa rin kayo para po sa expansion fund natin. Then, mag-open po kayo another restaurant, third branch, fourth branch, fifth branch. Okay? And same system lang din po yan. Same inventory system, accounting system, management system, pare-parehas na po yan. Okay? That's the beauty po kapag na-build na natin yung system natin sa atin pong business. Even po, yung pong pagbibigay natin ng mga siguro, yung mga sports fest para po sa ating mga employees, that's part of the HR system. Okay? So, yan po, buuin nyo po yung system na one year po, okay, the whole year nagwo-work yung pong ating business nang even po minomonitor nyo lang siya from your main office. Okay? From time to time, siguro you can go to the different branches, but kaya nyo po siyang i-monitor from one location. Okay? So, that's the beauty po, or yan po yung kagandahan kapag meron po tayong system in place. Ngayon, part din po ng atin po kailangan matutunan na lesson is yung warehouse management. Di po ba? So, kapag meron po tayong mga 3 branches, di ba, na different locations, dapat po meron na po kayong warehouse na laging available yung mga ingredients. Di po ba?
So, kasi po kayo na po yung magsusupply dun po sa mga branches na umaasa po sa inyo. Kasi po pag naubusan sila ng bigas, naubusan sila ng karne, naubusan sila ng supplies, ng ingredients, ng mga packaging, hindi po mag-work yung business na yon. That's why kailangan din po ng warehouse management. At kailangan nyo po itong matutunan kapag meron po kayong mga multiple branches. Okay? So, yan po yung napaka-important po niyan when it comes to running multiple branches na restaurant. Okay? So, that is the step 5. Mag-create po tayo ng system and warehouse management para po sa multiple branches po natin. Okay? So, ano naman po yung last and step 6 po natin para po ma-expand palalo natin yung atin pong business. Okay? So, ang step 6 po natin is franchise your business. Okay? Kapag nag-work na po yung business natin, pwede nyo na po siyang ibigay naman sa ibang mga tao. Okay? Pwede nyo naman silang ibenta yung buong system nyo, including the brand, your operations, your social media marketing, your asset management system, your warehousing system, everything po, pwede nyo po siyang ibigay or ibenta sa iba po na gusto rin mag-business na katulad nyo po. Franchising your business is a separate, is another business po na pwede nyong simulan aside from your multiple branches na mga restaurants. Okay? So, ganyan po. There is another lesson po siguro na di-discuss ko naman yung how to franchise your business. But that's a good, ano po, that's a good way on how you can expand your business. Even McDonald's po, when they started, they wanted na sila lahat yung mag-ooperate. They want na company-owned nila lahat yung mga branches ng McDonald's. But they decided na hindi nila kayang i-operate kasi sobrang lumaki talaga. That's why they started franchising their business. Kaya po, nung kirenate nila yung system, sila po yung isa sa may pinakamagandang franchising system sa buong mundo. That's why napakalaki po ng McDonald's na brand. Okay, so kayo din po, as a business or a food entrepreneur, you can also do that. You can also franchise your business. But make sure po na meron po kayong system. Pwede po kayong online at magpa-franchise po kayo. Pwede po kayong may mini-restaurant, ipa-franchise nyo po. Pwede po kayong full-blown restaurant, pwede nyo rin po yung ipa-franchise. Okay? Basta po maayos po yung system niya. Okay? So, yan po yung pwede nyo pong gawin. And ang matututunan naman po natin sa pag meron po tayong franchise is yun pong expansion management. Okay? So, kailangan din po nating i-manage yung expansion ng business po. Okay? So, kasi po, yan po, may iba-iba na rin po yan na system na kailangan nyo po. Kasi po, kailangan nyo pong i-monitor yun pong inyo pong mga franchises. Okay? So, yan po, those are the 6 steps na pwede nyo pong gawin kapag nasa food industry po kayo. Ito po yung parang journey natin sa food industry and we really hope po na lumaki po tayo, lumaki po yung brand natin. Kasi po, we need more entrepreneurs dito po sa Philippines. We need more people na nasa business po so that we can employ more people, we can provide employment opportunities to different people and also business opportunities dun po sa mga gusto ring matuto ng negosyo na katulad po natin. Okay? So, yan po yung mga pwede po natin gawin. And gusto ko lang pong mag-iwan ng konting saying about po dito sa atin pong diniscuss na to. Okay? So, sabi po dito, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Opo, sabi po yan ni Eleanor Roosevelt. Sa mga naniniwala po na maganda po yung hangarin nyo po, maganda po yung business na sinimulan nyo, maganda po yung brand nyo, maganda po yung service natin sa mga customers natin, dun po nakasalalay yung future po ng business po natin and even future po ng families natin, di po ba? So, maniwala lang po kayo na kaya po ito. Nagawa na po ito ng ibang tao, nagawa na po ito ng maraming tao. And sinasabi ko po sa inyo, kaya nyo rin po itong gawin. Mag-start po kayo from online business
magtayo po kayo ng food kiosk, mini restaurant, yung full-blown restaurant, and then magtayo po kayo ng multiple branches, and then later on, if you want, you can franchise your business. Okay, so maniwala lang po kayo na kaya nyo po, and I'm sure meron po kayong ability na gawin po yan. Okay? Kayo lang po yung makakapagsabi sa sarili nyo na kaya nyo. Kahit po gaano po kadaming encouragement ang sabihin ng ibang tao, kung kayo po mismo hindi po kayo naniniwala sa business nyo, hindi po siya lalaki. Okay? So, and also, gusto ko pong sabihin sa inyo na business is fun. Okay? Masaya po talaga mag-business. Ako po, nag-e-enjoy po ako sa business. Ang gawin nyo lang po, i-enjoy nyo lang po yung journey. Okay? So, at every step of the way po, meron po yung mga problems na kailangan isolve. Meron po yung mga lessons na kailangan po nating matutunan. Huwag po kayong magmadali. Pag sinabi po ng mga tao na, okay, in one month, 1 year, magiging milyonaryo na kayo, hindi po yan totoo. Okay? It takes time. Pwede po kayong maging milyonaryo siguro or yumaman bigla, but there is also a skill to retain or keep that money, okay? And it takes time. It takes time po. Kailangan po nating matutunan yung mga dapat nating matutunan so that we can create money, keep that money, and grow that money. Okay? So yan po yung mga lessons po na kailangan po nating matutunan as we journey dito po sa food entrepreneurship, okay? Hindi po kayo nag-iisa. We are here po para po tulungan kayo. We are a company po that really is passionate po kami sa pagbibigay po ng advice, pagbibigay po ng mga lessons on how you can grow your business, okay? So kapag po may questions kayo, you can always contact us, and nandito po kami para po tulungan po kayo na lumaki po yung inyo pong mga businesses, okay? So, diyan po nagtatapos ang ating pong lesson for today para po sa ating business session. And hopefully po, i-share nyo po ito sa mga kaibigan nyo, sa mga kakilala nyo na nasa business, and especially food business po. And I'm sure po, may matututunan po sila na lesson on how they can grow their business. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat, and magandang gabi po sa pag... sa inyong lahat, and maraming salamat po ulit sa pagtutok nyo dito po sa ating session na to. Okay? Thank you so much po. Have a good night. Bye po.